Bukas na sa publiko ang piring exhibit na kasalukuyang makikita sa Museum of Philippine Social History sa Angeles City. Tampok sa piring exhibit ang iba't ibang mga obra na iginuhit ng mga estudyanteng mula sa iba't ibang kolehiyo. Mapapanood din dito ang mga palabas na mula sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na sumasalamin ng iba't ibang mga pangyayari na naganap noon at magpasa hanggang ngayon. Ito ay patungkol sa pagpapahalaga ng karapatang pantao sa ating lipunan. Ayon kay Daily Life and Orthodox co-founder Mark Valenciano, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa sila ng piring exhibit sa Angeles City Museum of Philippine Social History. Layunin nilang maibahagi lalo na sa mga kabataan ang kahalagahan at sinisimbolo ng pagpapayaman ng human rights pagdating sa pagpapaunlad ng karapatan ng bawat individual. We chose piring kasi parang piring, una yung symbol of justice na naka-blindfold, walang mayaman, walang mahirap, kumbaga binabalance what is truth. So, nilocalize namin para mas ma-appreciate ng mga audience kung ano yung human rights. Basically, it's about equality or sa access ng mga goods, services, opportunities, education, pati na rin sa access sa justice system. Din siya kasi, yun nga, yung mga bata ngayon natitaken for granted na yung mga right to freedom of expression, right to education, nakakalimutan na nila na before yung mga siguro lola nila or tito tita nila, nanay nila, hindi nila na-enjoy yung mga ibang bagay na na-enjoy natin. So much better if we educate them para mas ma-appreciate nila kung ano yung meron sila ngayon. Bilang bahagi ng advokasyang palawakin ng kaalaman at interes ng mga Pilipino pagdating sa karapatang pantao, kasama din sa aktibidad ang pagsulat sa commitment board bilang pagpapakita ng suporta at pagkikiisa sa Stand Up campaign ng United Nations Human Rights Office. Sinasabing ang papel na pinagsusulatan at idinidikit ay may hugis ng kamay ng tao at ng isang kalapati, isang simbolo ng pagpapahayag ng malayang pagpapasyag ng pansariling karapatan. Ito ang Freedom Wall na makikita natin sa Piring Exhibit. At dito may pagkakataon ang mga dumalo na sumulat ng kanilang saloobin tungkol sa human rights. Dagdag pa dito, nananatiling bukas ang pintuan ng museo para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga iginuhit na obra na may kinalaman sa human rights. For the audience, so the Museum of Philippine Social History is open from 8 a.m. to 4 a.m. Tuesdays to Sunday. Then yung exhibit ongoing, so here they called the hindi lang sa sila manunood, meron din mga dubs na they could write on how will they commit to protect our human rights. Inaasahang sa darating na linggo ay magkakaroon ng film showing ang museo upang mas maipaintindi at maipasapuso sa mga kabataan at sa mga mamamayan ng lipunan kung ano nga ba ang kalagayan ng Philippine economic, cultural, social, civic at political rights sa bawat henerasyon at administrasyong dumadaan. Sa susunod na taon ay aasahan ding magpapatuloy ang pagsasagawa ng human rights exhibit at kanila ding mas paghahandaan ng pagdiriwang nito upang mas mapalawak at mapadami ang mga dudulog at susuporta sa advokasyang ito. Mula sa Angeles City, ito si Kiara Cunanan kasama si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.